No, ang lalapad ng dahon. Tapos berdeng berde siya kahit yun lang yung inaabono ko. Tapos ang foliar ko pala dito ay Growers Bed 1000 plus. So ito talaga yung nakatulong sa akin kahit dalawang beses lang ako mag-abono, pero tingnan nyo naman yung ang pareha ko, maganda pa rin. Ayan. Hi po, good morning, magandang umaga po sa ating lahat, no? May tayad niya, kasatanan. So nagbabalik po si Nini Fred Farming, no? So yung aming content ay pagtatanim ng gulay, no? At saka pagbibenta. So ito yung aming tanim na ampalaya, ito ay 37 days old from direct planting. So ay kwan ay Galaxy Max F1 from SVSeeds Company. So ito ay 37 days old na from direct planting. So yung kagandahan sa ampalaya natin, maganda yung bulas niya ngayon. Kahit medyo babad tayo sa tubig kasi nga nasa lowland tayo, nasa Taramdan. O sa Basakan, sa Taramdan yung local term namin dito sa Iloilo. So ayos naman yung ampalaya natin kasi nag-survive siya. So yung problema ko lang dito ay 300 lang yung nabuhay sa almost 500 seeds. Kasi nga marami siyang mortality sa pag-ipisik niya o sa pag-itubo niya dahil kinain ng mga alaga nating langgam. Hindi kasi ako dito nakapag-apply ng 100 grams. Ang tanim natin ang palaya ay 100 grams pero marami ako mortality na sa 200 seeds. So yung natira na lang siguro na sa 300 kaya madalang yung aking tanim. Pero ayos din naman yung ating ampalaya kasi nga bumubula siya, so bumabawi siya. Ayan, tingnan nyo, kita ko sa inyo. Ayan, ayan yung mga namatay Ayan, tapos yun, tatlo, marami talaga. So tapos dun marami din dun Ayan, sa kabilaan. Pero yung bulas ng ating ampalaya maganda Ito ito yung bulas nya Ayan. So ito na nga may mga bunga na yung ating ampalaya. Ito mga bungang puno na tayo Ito mga bungang puno ng ating ampalaya. Ito siya Yan. Ito ay dalawang beses ko palang naabunuan nung naka 20 days old siya kasi may basal ito na 1620 yung bed niya. Kaya before ako tinitingnan ko naman kasi yung tubo ng ampalaya kung maganda o kailangan ba talaga ng abuno, pero okay naman yung tubo niya from the start, from pagpisik niya, pag-germinate niya. So okay naman. Okay naman yung tubo na, kaya 20 days old na ako nag-abono nito. Tapos yung abono ko dito ay calcium nitrate, tropicot ng Yara. Tapos red one there, meron siyang nitrogen, yaka phosphorus, so wala siyang potassium. Tapos meron rin siyang mga micro elements. So pinag-partner ko yung synthetic at saka yung organic. Kaya ito yung result niya Ayan. Ito yung result ng ating ampalaya Ang lalapad ng dahon. Tapos berdeng berde siya kahit yun lang yung inaabono ko. Tapos ang foliar ko pala dito ay Growers Bed 1000 plus. So ito talaga yung nakatulong sa akin kahit dalawang beses lang ako mag-abono, pero tingnan nyo naman yung ang pareha ko, maganda pa rin. Ayan, so may mga bunga na siya Ito yung mga bunga niya Ayan. So konting tiis na lang mga kapitas na rin tayo. At meron na rin tayong pang-ulam. Hanggang dito na lang muna po Maraming salamat po. Bye-bye. Don't forget to like and subscribe. At the same time, hit mo rin yung notification bell para lang hindi kang updated sa aming mga video. Bye-bye. Bye-bye mga amigo. Bye-bye mga amigo. Bye-bye.